kids, welcome back to Teacher Chess channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa matalinong mamimili. Bahagi na ng buhay ng bawat mamimili na bumili ng produkto at serbisyo upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bilang mamimili, dapat tayo ay may kaalaman sa mga pamamaraan ng tamang pagpili at pagsusuri ng produkto at serbisyo. Ang pagiging matalinong mamimili ay mahalaga upang hindi masayang ang perang ating ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Ano nga ba ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? Sa araling ito, isa-isa nating aalamin ang mga ito. Mga katangian ng isang matalinong mamimili. Una, ang isang matalinong mamimili ay mapanuri. Ang matalinong mamimili ay matiyagang tinitingnan ang sangkap, timbang, at expiration date ng produkto. Ikalawa, hindi nagpapadaya. Ang matalinong mamimili ay alerto, mapagmasid, at handang itama ang pagkakamali ng nagtitinda. Ikatlo, marunong maghanap ng alternatibo. Ang matalinong mamimili ay marunong humanap ng kapalit na produkto upang matugunan ang pangangailangan. Ika-apat, makatwiran. Ang matalinong mamimili ay sinisigurado na kapaki-pakinabang ang kanyang binibiling produkto at masusi niyang pinag-aaralan ang kalidad at presyo ng produkto bago ito bilhin. Ika-lima, sumusunod sa budget. Ang matalinong mamimili ay bumibili ayon sa kakayahan. Iniiwasan nito ang pagbili ng mga produkto na hindi naman kailangan. At ang ika-anim, hindi nagpapadala sa anunsyo. Ang matalinong mamimili ay mas binibigyang halaga ang kalidad at pakinabang ng isang produkto at hindi nagpapadala sa mga anunsyo na nakikita sa media o ads. Tandaan natin na ang isang matalinong mamimili ay mapanuri, hindi nagpapadaya, marunong maghanap ng alternatibo, makatwiran, sumusunod sa budget, at hindi nagpapadala sa anunsyo. Naunawaan mo ba ang ating arilin sa araw na ito? Tingnan natin kung naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Mayroon akong hamon para sa iyo. Anong katangian ng matalinong mamimili ang ipinapakita sa mga sumusunod na sitwasyon? Handa ka na ba? Simulan na natin! Unang bilang. Binibilang ni Alex ang sukli bago umalis sa tindahan. Anong katangian ng isang matalinong mamimili ang ipinakikita ni Alex? Magaling! Si Alex ay hindi nagpapadaya. Ikalawa, mas pinili ni Ana na bilhin ang bag na matibay kaysa sa bag na ine-endorso ng isang sikat na artista. Anong katangian ng isang mamimili mayroon si Ana? Mahusay! Si Ana ay hindi nagpapadala sa anunsyo. Ikatlo, tinitignan ni Joyce ang expiration date ng mga delata bago ito bilhin. Anong katangian ng isang mamimili mayroon si Joyce? Tama ka! Si Joyce ay isang mapanuring mamimili. Ika-apat, hindi bumibili si Jeffrey ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Anong katangian ng isang mamimili mayroon si Jeffrey? Magaling! Si Jeffrey ay sumusunod sa budget. Ikalima,
Sinusuri ni Cherry kung ang presyo ng pantalong nais niyang bilhin ay angkop sa kalidad nito. Anong katangian ng isang mamimili mayroon si Cherry? Mahusay, si Cherry ay isang makatwirang mamimili. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa aking ibinigay na gawain? Narito naman ang ikalawang hamon ko para sa iyo. Bilang isang matalinong mamimili, alin sa mga sumusunod ang mas mainam bilhin? Unang bilang, toothpaste na dalawang tube sa halagang 149 pesos o toothpaste na dalawang tube na nagkakahalaga ng 160 pesos. Alin sa dalawa ang mas mainam na bilhin? Tama ka! Mas mainam na bilhin ang toothpaste na dalawang tube sa halagang 149 pesos. Ikalawa, t-shirt na may 50% off o t-shirt na may 10% off? Mahusay! Tama ka! Mas mainam na bilhin ang t-shirt na may 50% off. Ikatlo, lapis na nagkakahalaga ng 26 pesos o lapis na nagkakahalaga ng 19 pesos? Tama ka! Mas mainam na bilhin ang lapis na nagkakahalaga ng 19 pesos. Ika-apat, murang sapatos pero madaling masira o mahal na sapatos pero matibay at tumatagal? Magaling! Mas mainam na bilhin ang mahal na sapatos pero matibay at tumatagal. Ikalima, tatlong mansanas na nagkakahalaga ng 30 pesos o dalawang mansanas na nagkakahalaga ng 30 pesos? Mahusay! Mas mainam na bilhin ang tatlong mansanas na nagkakahalaga ng 30 pesos. Nakuha mo ba muli ng tama ang lahat ng sagot sa ating gawain? Subukan mo namang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang bagay na huli mong binili? Bakit mo ito binili? Ikalawa, ano ang naging pamantayan mo sa pamimili? At ikatlo, sa tingin mo ba tama ang iyong naging pamantayan sa pagbili at bakit? Bilang pagtatapos, tandaan na ang kasanayan sa pagiging isang matalinong mamimili ay mahalaga upang hindi masayang ang perang ating ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Sana ay naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.